Hi, pag-usapan natin ngayon ang tungkol sa Service Incentive Leave or SIL dahil nga matatapos na ang taong 2023 at alam naman natin na may mga benepisyo na kailangang ibigay ng kumpanya sa mga empleyado sa pagtatapos ng taon. Sa Article 95 ng ating Labor Code na kung saan nandun ang SIL, sinasabi dyan na ang mga empleyado na naka 12 months in service, whether continuous or broken, technically 1 year ay dapat bigyan ng 5 araw na SIL. Yung leave na ito ay kung saan ang empleyado ay pwedeng umabsent na may full pay siya, no? Sa NCR halimbawa, 610 ang ating minimum wage daily, so dapat ibigay sa kanya ang leave accordingly, no? Ngayon, kung halimbawa naka-isang taon na ang isang empleyado, meron na siyang naibang kung 5 araw na pwede niyang gamitin para mag-umabsent na may bayad ng buo. So halimbawa na lang, pagtapos nitong taon natin, hindi niya nagamit ang 5, di dapat bayaran siya ng 3,050. Nagamit niya yung isa, 4 ang natira, 2,440. 3 ang natira, 1,830. 2 ang natira, bigyan siya ng 1,220. Isa ang natira, 610 of course. So, ganyan ang mechanics ng ating SIL. At of course, yung kasunod niya, nag-accrue yan monthly. Ang accrual rate, as far as I know, is 0.416 per month.